Praise the Lord. So ito po, mayroon pong isang araw, mayroon pong isang ano, mayroon pong isang pinuno sa Syria na pinuno po siya ng mga hukbo. Talagang matapang po itong tao ito, mga kapatid. Kagaya ni Pastor Jerome, matapang po yan. Talagang pag sinabi niya. So yun po, matapang po siya. Kaya naman po, palagi pong nagtatagumpay ang Syria dahil siya po ay matapang at palagi pinapatnubayan siya ng Diyos. So yun po. Pero sa kabilang banda ng katapangan niya, Brother Bernard, napakatapang po ng lalaki ito. Talagang kahit anong laban, gyera, ay talagang siya po ang panalo. Bakit? Dahil bukod sa matapang siya, pinapatnubayan siya ng ating Diyos. Amen. So ngayon, pero ang problema dito, siya po ay matapang. Nag-iisip si Brother Luto kung sino yung agad. Mamaya mo isipin. So, yung pong dahil sa pinapatnubayan siya ng Diyos, sabi ko kanina, yung pong talagang nagtatagumpay ang Syria dahil po sa kanya, dahil pinapatnubayan siya ng Panginoon. Pero mayroon pong problema. Ang problema po itong matapang na ito, kahit gaano siya katapang, mayroon po siyang sakit. Ang sakit po niya ay ketong. Meron siyang ketong, mga kapatid. Huwag mo nang sasabihin, Sister Gemma. So, ayun po. Meron po siyang ketong. Kaya yun po ang pinakamalaking problema niya. At kahit anong gawin po niyang pagpapagaling sa sarili po niya, ay lalo pong lumalala yung ketong niya. So, kitungin po itong taong ito, mga kapatid. So, pag-isabi mo nga sa katabi mo, mga kapatid, mayroon ka ba noon, kapatid? So, so, yun po, mga kapatid. Siya po ay itungin. Ano? So, kahit gaano pa ito, natapang, mas ulan, kung kitungin ka. So, napakaraming problema. So, aburido ito kung saan po siya mapapagaling at kung kailan po siya mapapagaling at ginawa na po niyang lahat para po mapagaling po yung ketong niya. So, minsan isang araw, mga kapatid, yung po mga taga-Syria ay nakabiyag sila ng magandang dalaginding na taga-Israelita. So, napaganda po ito ng Israelita. Alam niyo po mga Israelita, maganda na po. So, yung po na nabiyag po nila, at kapag po nabiyag po nila ang isang tao doon po sa isang bansa noong panahon iyon, ay pwede nilang gawing katulong. Servant. Pwede po nilang gawing katulong. At ngayon po, yung pong katulong na yun, yung pong dalaginding na yun, mga kapatid, nakita po niya yung kanyang, ano, yung kanyang among lalaki, yung pinunong kawal na yun. Hindi ko po papangalanan dahil tatanungin ko mamaya kung sino po nakakaalam. So, yun po mga kapatid. So, nung nakita ng babae yung kanyang na-shot po siya, ay, kita! Pero dahil siya ay naniniwala sa Diyos, ay hindi po siya na-shot. Dahil sabi niya, ketong, imbis na siya ay kamunghian niya at talagang kadirian niya, ay nakapag po itong babae ito, mga kapatid. Nakapag po siya at sinabi po niya, sa kanyang among babae, yung pong asawa ng punong kawal na to, sinabi po niya, dalhin ko po yan sa propetang si Blanc. Basta may propeta. Kasi pag sinabi ko yung propeta, malalaman niyo na. So yung propeta po yung mga kapatid, dalhin niyo po yan sa propeta ng Israel para siya po ay gumaling. Sabi niya. So ngayon naman, dahil gustong gusto po ng asawa ng pinunong kawal na yun, na mamagaling ang kanyang asawa, dahil sino naman po magkakusto, magkatabi kayo, tapos may ketong yung asawa mo. So makakadiri rin po, ano po? So yun po, nung pagkasabi ng katulong, sinabi naman agad nung asawa ng punong kawal, na sinabi ng babae, taga-Israelita, na pumunta ka daw sa propeta na nasa Israel at ikaw ay mapapagaling. So dahil sa kagustuhan po niya na mapagaling at sinunod
po niya yung sinabi po ng kanyang katulong na taga-Israel. At dali-dali po siyang pumunta kay hari, sa kanyang hari, sa hari po ng Syria. At humingi po siya ng sulat para siya po ay pumunta po sa Israel. At nang pumunta po siya sa Israel, may dala-dala po siya na 30,000 na pilak, mga putol ng pilak o piraso ng pilak. At 6,000, meron po siyang 6,000, napapaisip si Pastor Rogero. Napapaisip si Pastor Rogero kung sino kaya yun. At meron po siyang 6,000 na pirasong ginto. So marami po yung dala-dala niya. At meron pong 10 magagandang na kasuotan. Parang ganito, Pastor Jerome, mga siguro sa panahon noon, magagandang tela, pero sa panahon natin, ang pinamagandang suit yung mga Amerikana, mga paano po? So mayroon po siyang dala-dala. Makinig po kayo mabuti dahil tatanungin ko po kung mapamaya. So ngayon po, nung sabi ng hari sa kanya, okay, magpapadala ako ng sulat sa'yo, papadala kita ng sulat, at ang pong nilalaman ng sulat, sabi po niya, o mahal naming Haring Joram or Jehoram sa English. Sabi po niya, Joram or Jehoram sa English. Tapos sabi niya, ito pong punong gawal na ito ay aking tauhan at ninanais ko na sana ay pagalingin mo. So, nung nabasa po yun ni Haring Jora, sabi niya, hindi ako Diyos na maaaring pumatay at bumuhay ng tao. Hindi ako Diyos. So, ang ibig po niya sabihin, hindi ako, wala akong kakailangan magpagaling. Kaya po, si Haring Jora, at si Haring Jora, pinunit po niya yung kanyang damit. Talagang ginanyan po niya yung damit, parang alam ko kanya, parang kapag meron siya nung ginanyan po niya yung damit niya, at napunit po yung damit niya. So hanggang doon, kasi nag-aalala po siya dahil sabi niya, baka naman, talagang dahil yung sinasabi ko, ay, sorry po, hindi narinig mo. Hindi mo narinig. Oh, mamaya, tumingin ka sa akin, dahil tatanungin kita. So tapos sabi po niya, sabi po ng hari, hindi, dahil pinunit mo yung damit niya, sabi niya, nag-aalala po siya. Dahil baka gumagawa lang po yung pong hari ng Syria ng kanilang pagdidigmaan. Dahil nga naman, sabi niya, pagalingin mo ang aking servant, ang aking tauhan, ang aking punong kawal, nawa ay mapagaling mo. So at aburito ngayon itong hari ng Israel, sabi niya, baka gumagawa lang siya ng dahilan para kami ay magkaroon ng digmaan. At dahil po yung Syria ay talagang napakalakas, dahil po sa hukbong kawal na ito na pinuno, ay talagang kinakabahan po itong hari ng Israel. At sinabi niya, parang gumagawa lang siya ng dahilan para po magkaroon kami ng digmaan. Sabi rin si Brother Toto, hindi niya lang. Ang sino ka na? So, nung po yun, at nung pan na, sinabi itong yung propeta, nabalitaan kung sa, di ba meron po tayong kasabihan, may tenga, lupa, may pakpak ang balita. So, nabalitaan ko ng propeta ito. Nabalitaan po niya, tapos ipinasabi po niya sa kanyang assistant na Haring Joram, dalhin niyo po sa akin ang taong yan at para makita niya na mayroon pong propeta dito sa Israel na lingkod ng Diyos. Lingkod po ng Diyos. So ngayon, ipinadala ni Haring Joram itong punong kawal na to at sinabi niya, at nung pumunta na siya sa kawal, sa bahay ni Propetang Joram, and then inutusan ni Joram yung kanyang assistant, sabi niya sa kanyang propeta, ito alam na nila pag sinabi ko to, yung pong mga sabi po niya. Si pinapasabi ni propetang propetang ano? Propetang